O, sa Divisoria, sa Maynila naman tayo pumunta. Abay, lantarang pa rin po doon ang pagbebenta ng mga illegal na paputok sa kabila nga ng araw-araw na pangungumpiska ng Task Force Divisoria. Nakatutok doon live si Mark Zambrano. Mark! Mel, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga mamimili dito sa Divisoria at sa aming pag-iikot. Mel, lantaran pa rin nga ang pagbebenta ng mga ipinagbabawal na paputok. Inabot na ng inip sa kahihintay ng pasahero ang pedicab driver na si Charlie. Maya-maya, tumayo ito at naglabas ng isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang napiling pampalipas oras, ang pagpapaputok ng pikulo sa mismong manibela ng kanyang pedicab. Alang, para ano lang, walang sumasakay. Hindi ka ba natatakot masabugan? Ay, hindi. Hindi po. Isa lang si Charlie sa mga patuloy na tumatangkilik sa mga pinagbabawal na paputok na lantarang binibenta sa mga bangketa ng Divisoria. Sa kahabaan ng Claro M. Recto mula Reyna Regente hanggang Asuncion, magkakatabi ang mga tindahan ng paputok. Tumambad sa amin ang sari-saring klase ng ipinagbabawal na pikulo, papap, bawang at watusi. May mga luces at fountain din na ayon sa batas ay pwedeng ibenta. Patok din naman ang mga turotot para sa mga bata. Ayon sa mga tindero, patuloy ang kanilang pagbenta ng mga bawal na paputok dahil marami pa rin ang bumibili nito. Sanay na raw sila sa halos araw-araw na inspeksyon at trade ng kanilang paninda. Kaya patago nilang binibenta ang mga ito. Ang mga pikulo, nasa ilalim lang ng kariton, samantalang ang mga maliliit na watusi at papap, nasa tray na madaling bitbitin sakaling magkahulihan. Pinatago namin. Alam po namin bawal. Ayon sa pulisya, sakop ng kanilang responsibilidad ang pagpapatupad ng Republic Act 7183 na naglalayong kontrolin ang paggawa at pagbenta ng mga ipinagbabawal na paputok sa merkado. Katuwang din daw sila ng Department of Health sa Iwas Paputok Campaign. Araw-araw na raw ang pagroronda ng Task Force Divisoria at kinukumpiska ang mga nahuhuling illegal na paputok. Binabasa raw agad ang kontrabando para hindi na pakinabangan. Pero mentras na malingat sila, balik pwesto ang mga nagbebenta. Parang cat and mouse sa game itong nangyayari sa Recto. Ganun na rin po yung sa ating mga illegal vendors. Pag nandiyan kami, kusang umuusod, kusang pinagbibigyan daan yung kalsada. Pero pagka nakataligod na naman kami, andyan na naman, aabante na naman yan. Ganun din po sa mga band firecrackers natin. So pag nandiyan kami, wala kami makita. Aminado naman ang mga nagbebenta ng paputok na maaring may masaktan sa kanilang nilalako. Ano masasabi mo sa mga nagbebenta ng bawal? Tago nila. Dahil? Para walang ma-apektuhan sa mga paputok namin. Katulad namin, mga paputok namin na mga ganyan. Sana hindi ma-apektuhan sa mga paputok na mga bawal. Mel, bago ang lahat, ano, ipaalala natin, lalo doon sa mga batang nakapanood nitong ating ulat, huwag pong gagayahin yung mga paggamit itong mga pinagbabawal na paputok para maging ligtas ang ating pagsalubong ng bagong taon. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mark Zambrano.